Tingnan niyo po, pag mahirap ka, problema mo, wala kang pera. Pag mayaman ka, problema mo, paano mananatili ang pera. Pag single ka, problema mo, pera, panglakwat siya. Pag nag-asawa ka, problema mo, pera, para sa pamilya mo. Pag bata ka, problema mo, pera, pambili ng chichirya. Pag matanda ka, problema mo, pera, pambili ng gamot o bitamina. Pag buhay ka, problema mo, pera, pantawid ng gutom. Pag patay ka na, problema mo, pera, pambili ng kabaong. Yan ang panay nating problema sa ating buhay. Pera, pera, pera. Kahit na nagkapera ka na, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ang problema mo. Isa lang ang solusyon. Ito ay ang tiwala natin sa Diyos. Paulit-ulit po sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kayong mag-alala. Do not worry. And yet, we have not learned this lesson. Pag nasolusyonan yung ating problema, sino ang ating pinapasalamatan? Di ba ang Diyos? Ay, nagpapasalamat sa Diyos. Thanks be to God. Aleluya. Salamat sa Diyos. Wala pa po akong nakitang tao na pag siya'y nagwagi sa kanyang problema, nagpapasalamat sa pera. Thanks be to money. My problems are solved. Wala. Kasi alam natin that there is only one that can solve all of our problems. It is God. It is never money. And yet, why do we keep on chasing money? Ito ay dahil sa tukso ng demonyo. This is the trick of the devil na sinasabi sa atin, mas magtiwala ka sa pera kesa sa Diyos. Hindi po ba ito din yung isang temptation ng demonyo kay Jesus? I will give you all of this possession, all of the kingdom, kung ikaw ay luluhod sa akin. Pero alam po natin na hindi ang pera ang solusyon ng lahat ng bagay. Mayroon po nagtatanong sa akin sa Facebook, Father, posible bang mabuhay sa mundo na walang pera? Posible po. Paano? It is possible to live without money if you live like Jesus. If you live like Jesus, with the mind of Jesus, with the heart of Jesus, and with the faith of Jesus, kahit ka hindi maghanap ng pera, basta nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. The question now is, do we trust God more than money? Or do we trust money